Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Midweek Wednesday na tayo. At kahit saan man ang lakad mo, importanteng mapaghandaan mo ang lagay ng panahon, di ba? Narito ang forecast ng pag-asa para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon. Para sa Metro Manila, inaasahan ng pagpapatuloy nitong pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon in the next hours. Yung temperatura natin medyo mataas, aabot ng 33 degrees Celsius sa mga susunod na oras. Good weather condition na rin tayo sa bahagi ng Puerto Princesa City sa Palawan, pati na rin sa Tagaytay, Olongapo at sa Tuguegarao. Pero sa gayon, dahil sa pag-iral nitong southwest monsoon o yung habagat, maulang panahon ang inaasahan dito sa bahagi nitong Lawag at sa Baguio City. Yun namang trough o extension ng isang low pressure area, medyo magpapaulan sa bahagi ng Legazpi City sa probinsya ng Albay. Check natin ang forecast ng pag-asa para sa Visayas areas. Sa ating viewers, sa bahagi nitong Atakloba na maulang Miyerkules na naghihintay, kaya naman huwag kalilimutan ang pagdadala ng payong saan man ang inyong mga lakad. Kung kayo naman ay nasa Iloilo, Bacolod o kaya ay sa Metro Cebu, makikiayon itong all good weather condition in the next hours. Ibig sabihin, bahagi hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa tsansa nitong mga isolated rain showers and thunderstorms. Check natin ang forecast ng pag-asa para sa Mindanao. Sa bahagi po nitong Cagayan de Oro, Metro Davao at pati na rin sa Zamboanga, good weather condition tayo sa mga susunod na oras. Bahagi hanggang sa maulap ang kalangitan, pero nariyan pa rin itong chance ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung temperatura natin between at 24 and 33 degrees Celsius. Ngayon nga pong gumaganda ang panahon, siguradong marami ang nagbabalak na maglaba pero mag-imbak na ng tubig dahil ang ilang lugar makakaranas ng water interruption. Narito ang abiso. Batay po dito, apektado ng water interruption na tatagal mula June 21 hanggang 22, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, ang Panghulo, Maysilo, Santolan, Katmon at Tugatog sa bahagi po yan ng Malabon. Kapareho ang abiso para naman sa Tinajeros, Tonsuya, Nilugan, Concepcion at sa Muson. Pinag-iimbak na rin ang tubig ang mga residente ng Batiran, Tanyong, San Agustin at ang ibaba sa Malabon City. Susunod bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Japan, nadagdagan pa. Mga detalye abangan matapos lamang ang ilang paalala.